Subscribe now and hit the bell icon so you'll never miss an update. Kamusta mga ka-FAD Bureau? Alam namin na naghihintay na kayo sa pinakahuling update patungkol sa Social Amelioration Program Subsidy o ang tinatawag na SAP mula sa DSWD. Pakinggan natin at panuorin ang virtual presser ng Department of Social Welfare and Development. Isang magandang hapon po sa lahat. Narito na naman po kami upang magbahagi sa inyo ng napapanahukulat tungkol sa implementasyon ng Social Amelioration Program. Sa hapon pong ito, makakasama natin si DSWD Undersecretary Rene Glenpahe upang magbigay ng pinakahuling impormasyon tungkol sa SAP at sa iba pa pong programa ng Departamento. Magandang hapon po, Lisa. Magandang hapon, Irene, at magandang hapon din sa lahat ng nanonood ng ating programa ngayong hapon. Nais po nating ibahagi sa inyo na sa ngayon ay nasa 96% na po ang ating naabot na target para sa ikalawang bugso ng ating Social Amelioration Program. Ayon po sa ikadalawa ng Setyembre na report ay mahigit 82 billion pesos na po na naipamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa halos 13.7 million na pamilya na benepisyaryo ng ating Social Amelioration Program. Kabilang dito ang mahigit 1.3 million na benepisyaryo ng 4Ps, ang halos 6 million na low-income non-4Ps na pamilya, mahigit 3.2 million na mga waitlisted, left out, low-income, non-4Ps na pamilya sa buong kapuluan, at mahigit din 1.8 million na mga waitlisted na pamilya mula sa mga ECQ areas. Idagdag pa natin dito ang 169,939 na mga TND at PUV drivers sa buong bansa at 46,617 na mga drivers mula rin sa ECQ areas. Bukod po sa emergency subsidy, ay patuloy ang DSWD sa implementasyon ng iba't ibang regular na programa nito. Nakapamahagi na po tayo ng financial na tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa 371,346 na mga kliyente at ang kabuuan po nito ay nagkakahalaga ng higit na 1.6 billion pesos. Kabilang sa mga tulong na ito, ang medical, food, transportation at burial assistance at iba pang support services para sa ating mga nangangailangan na kababayan. Samantala, mahigit 2.8 million na ang indigent senior citizens na nakatanggap ng kanilang pension sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program o yung tinatawag nating SOCPEN ng DSWD. Ang kabuuan din po nito ay nagkakahalaga ng mahigit 8.4 billion pesos. Bukod dito, ang DSWD ay patuloy na namamahagi ng family food packs sa mga lokal na pamahalaan upang tulungan silang matugunan ang pansamantalang pangangailangan ng pagkain ng kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan ay nakapagpahatid na ang ahensya ng mahigit 1.7 million family food packs at iba pang mga food and non-food items na nagkakahalaga ng mahigit 877 million pesos. Ito po ay naipaabot natin sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Samantala, simula noong magkaroon ng 6.6 magnitude na lindol na naramdaman o nanalanta sa ibang bahagi ng Masbate, ang DSWD ay agarang nakapagpadala ng tulong at nagpamahagi ng karagdagang mga food at non-food items sa mga naapektuhang munisipalidad. Ayon sa ulat noong ika-29 ng Agosto,
ay mahigit 590,000 pesos worth of assistance ang naipamahagi sa mga munisipalidad ng Kataingan, Palanas at Pio Corpus. Karagdagan pa dito, namahagi rin ang DSWD sa pamamagitan ng DSWD Field Office 5 ng taglilimang libo sa 100 pamilya na napag-alaman na may totally damaged houses. Patuloy rin ang pagsasagawa ng ahensya ng critical incidents threat or stress debriefing upang mabigyan ng karampatang psychosocial intervention ang mga naapektuhang pamilya. Ang mga ito ang pinakahuling ulat sa mga programang ipinatutupad ng inyong Department of Social Welfare and Development. Maraming salamat po, Yusek Glenn, sa inyo pong ulat. Ngayon naman po, tayo ay nakahanda na sagutin ang ilan po sa mga katanungan. Yusek Glenn, mula po kay Bones Magsambol ng Rappler. When will DSWD finish distributing the second tranche of cash aid? How is the DSWD addressing the issue on LGUs that have not yet done uploading the cash aid forms? Matatapos po ang ating pamamahagi ng second tranche sa loob po ng kasalukuyang buwan. At yung mga benepisyaryo po na natitira at mga kwalipikado ay sinisigurado naman po natin na inyong matatanggap ang inyong benepisyo at ayuda, dahil naman ang pondo para sa SAP ay nasa partner financial service providers na po natin. Kaya tuloy-tuloy po ang pamamahagi ng SAP. Noong nakaraang linggo po ay binigyan pa natin ng isang linggong palugit o dagdag na panahon ang ilang mga LGU upang kumpletuhin ang pag-upload ng SAP forms at ang validation ng mga benepisyaryong mayroong kakulangan ng impormasyong isinumite. Ayon po sa ating report, mahigit 59,000 pa ang kinakailangang i-upload ng ating mga LGU, habang mahigit 82,000 naman ang kinakailangan pang i-validate. Patuloy po tayong nakikiusap at umaapila sa ating mga LGUs na agarang aksyonan at isumite ang mga kinakailangang impormasyon ng mga benepisyaryo. Nang sa gayon ay maproseso na natin ang kanilang mga SAP sa lalong madaling panahon at maibigay na ang kinakailangan tulong ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, Yusek Glenn, sa inyo pong kasagutan. Pangalawang katanungan naman po from the Philippine News Agency. The data on remaining LGUs with pending documents to process payouts of SAP beneficiaries, yung meron daw pong August 19 deadline. Kumusta na daw po ito? And kumusta din po o ano-ano ang mga LGUs na mayroon pang mga hindi nabibigyan ng mga SAP to beneficiaries? At ilan pa daw po ba ang mga beneficiaries na hindi pa po nabibigyan ng bawat rehiyon, Yusek? Tulad po ng nabanggit natin dati, ay mahigit 59,000 pa ang kinakailangang i-upload ng ating mga LGU, habang 82,000 naman ang dapat pa na i-validate. Ang mga LGUs na to ay matatagpuan po sa NCR, Regions 3, 4A, Region 6, at Region 9. Mga katanungan po. Maraming salamat po, Yusek, sa inyo pong kasagutan. Magdako naman po tayo sa pangatlong katanungan mula po sa ating social media account. Yusek, ang tanong po ay waitlisted daw po ang asawa niya, pero nagka-problema po kasi dahil member ng 4Ps ang nanay niya. Bakit daw po ganon? Siyempre, may sarili na rin daw po siyang pamilya, nakabukod daw po ng bahay at malayo sa kanilang nanay. Kahit na piso, hindi daw po nakatikim o hindi daw po sila nakakuha ng ayuda. Ano po ang kasagutan natin dito, Yusek? Ang kalagayan po niya ay
dapat nating tignan ng mabuti muna. Siya po ay nakahiwalay sa kanyang pamilya at siya rin po ay makonsidera natin na isang independent na beneficiary na rin. Kung kaya't kasama po sa mga maaring mapabilang sa mga waitlisted beneficiaries ng SAP, ang kanyang pamilya na dati na rin nakatanggap ng benepisyo. Ang pamilyang hindi nakatira sa tahanan ng dating kinabibilangan ng four-piece household. Kasama rin po ang pamilya na hindi tumanggap ng anumang grant o tulong mula sa four-piece household na dating kinabibilangan at ang pamilya na kinabibilangan o pamilya na kabilang sa mga pamilyang may ababang kita. Kung halimbawa po ang pamilya na nagpadala ng mensahe na ito ay pasok sa mga kwalipikadong o kwalifikasyon na ito, maaari silang makakuha ng ayuda bilang waitlisted na beneficiaryo. Ang akin pong payo ay makipag-ugnayan din po sila sa field office na nakakasakop sa kanilang lugar upang mabigyan ng linaw ang kanilang mga iba pang katanungan. Maraming salamat po, Yusek Len. Uulitin po natin na batay nga po sa Memorandum Circular number 18 ng DSWD, nakasaad po dito yung mga beneficiaries na maaari pong mapabilang sa waitlisted. Kabilang na po yung mga beneficiaries o mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nasa family roster, ngunit sila ay considered nga po na moved out. Salamat po muli, Yusek Glenn. Susunod po na katanungan. May kakilala daw po siya na nakakuha ng ayuda mula sa ibang ahensya ng gobyerno at hindi po nawalan ng trabaho. Ngunit siya daw po ay na-prioritize para sa second tranche. Ito daw po ba yung tinatawag ng DSWD na masusing verifikasyon? Yusek? Ang DSWD po ay humingi ng tulong sa ating mga lokal na pamahalaan sa pagtukoy ng mga beneficiaryo ng ating Social Amelioration Program. At ang listahan po ay nagmula rin sa ating mga LGUs. At ito ay dumaan sa proseso ng validation upang masigurong karapat-dapat nga ang mga makakatanggap ng ayuda at ito ay walang duplikasyon o hindi po makakatanggap ng mahigit sa isang beses ang bawat benepisaryo. Kung mayroon po kayong kakilala na hindi kwalipikado, ngunit nakatanggap ng SAP, mangyari lamang po na i-report sa DSWD upang agarang ma-validate ng ahensya at kung mapapatunayan na hindi sila karapat-dapat, ay kailangan nilang ibalik ang halaga o ang ayuda ang kanilang natanggap. Gayon din, maraming maaring masampahan sila ng kasong administratibo o civil o maaring maging criminal case din. At pwede ring matanggal ang posisyon, matanggal sa posisyon ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na napatunayang nagbigay ng ayuda sa mga hindi karapat-dapat na benepisyaryo. Salamat po muli, Yusek Glenn, sa inyo pong kasagutan. Meron rin po tayong mga tanong na nakalap mula sa ating official Facebook account. Ang unang katanungan po dyan ni Yusek, mula sa beneficiary na taga Paranaque. Ang Cebuana Paranaque branch daw po o isang payout center ay kumukolekta ng 250 pesos para sa insurance. Ano pong kasagutan natin dito, Yusek? Tinawag na po ang atensyon ng ating financial service provider, ang ating FSP partner sa StarPay hinggil dito sa at pinaalahanan po natin na ang Cebuana Luwilyar branches sa Paranaque ay huwag na dapat
kolektahin ang nasabing halaga. Hindi po sila dapat mangolekta ng ganong halaga. At ang insurance ay standard sa mga Cebuana branches, subalit ito ay hindi ipinatutupad para sa mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program. Kung may katanungan pa po kayo hinggil dito, ay maaaring makipag-ugnayan sa StarPay Hotline. At ito po ang kanilang numero, 8333-7827. At ang mobile number ay 0950-9886-7827, 0921-777-7722, at 0939-600-0020. Maaari rin pong makipag-ugnayan sa official Facebook account ng StarPay sa @starpayph at sa email sa help@starpay.com.ph. Muli, maraming salamat po, Yusek Len, sa inyo pong kasagutan hinggil sa katanungan po na iyan, kung saan sila po ay nag-verify lamang po, no, kung meron bang karagdagan na cost yung pong kanilang pag-cash out ng ayuda. At gaya nga po ng nabanggit nyo, itong insurance cost na ito ay hindi po dapat singilin sa ating mga SAP beneficiaries. Susunod po na katanungan, Yusek, mula naman po kay Trigella ng Bulacan. Itatanong lang daw po niya, Yusek, kung talaga po bang 6,500 ang kanyang ayuda. May nakapagsabi daw po kasi sa kanya na dapat 13,000 po dahil hindi sila nakakuha nung first tranche. Kaya doble daw po ang dapat niyang makuha. May pag-asa daw po ba na madagdagan ang 6,500 na nauna na po niyang natanggap bilang siya nga po ay kabilang sa waitlisted, Yusek? Kung siya po ay waitlisted nga, ay tama po ang nasabi. Ang mga waitlisted na benepisyaryo mula sa lugar na natukoy sa Joint Memorandum Circular No. 2-2020 at Executive Order No. 112-2020 at ganun din ang memorandum from the Executive Secretary dated May 2, 2020 ay makatatanggap nga ng katumbas na ayuda sa halagang dalawang tranche o yung first and second tranche ng ating Social Amelioration Program. Noong nagsimula tayo sa initial na pagproseso ng mga payroll para sa SAP sa unang batch, ang mga waitlisted po na benepisaryo noon noong Hulyo, isang tranche lang muna ang ating naproseso. Ito ay nasundan ng pangalawang tranche o pangalawang payroll para sa second tranche. Kung kaya't may mga waitlisted na beneficiary na dalawang tranche po ang matatanggap. At kung hindi niya tatanggap yung paunang benefits niya sa first tranche, ay sabay na matatanggap niya ang first tranche at second tranche. Depende po kung saang batch sila na i-endorse. Sa issue naman po ng kliyenteng nagpadala ng mensahe, ay maaari pong nasa initial batch siya o sa initial batch niya na isumite ang payroll, kaya't isang tranche muna ang natanggap niya. Makatatanggap po siya muli ng mensahe kung kailan matatanggap ang second tranche o ang pangalawang yugto ng ayuda. Nais lamang po natin na idagdag na kung ang waitlisted na benepisyaryo ay napag-alamang na duplicates dahil nakatanggap mula sa Department of Agriculture o kaya Department of Labor o iba pang mga ahensyang nagpapatupad din ng SAP, ay hindi na po siya makakatanggap ng karagdagan ayuda. Salamat po, Yusek, sa inyo pong paliwanag. Mahalaga po, no, yung nabanggit ni Yusek na kung siya naman po ay kabilang nakatira sa lugar na kabilang sa mga ECQ areas,
dalawa, no? Dalawang buwan ang equivalent to 2 months ang pong ang tatanggapin nila. Hintayin na lamang po yung pong karagdagan. Provided again, gaya nga po ng nabanggit ni Yusek, na siya po ay hindi duplicate. Maraming salamat po muli, Yusek. Susunod po ng katanungan. Mula naman po sa isang beneficiary sa Region 4A. Sana daw po, Yusek, ay maimbestigahan ang kaso sa kanilang lugar dahil 3,000 pesos lamang po ang nakuha niyang ayuda imbes na 6,500 pesos. Hinati daw po kasi ng barangay ang ayuda para daw po mas maraming mabigyan sa kanilang lugar. At Yusek, iniutos din po daw ng kanyang barangay official na kapag may mag-interview sa kanya ay sabihin lang po na 6,500 pesos ang nakuha kahit naman daw ito ay kulang, Yusek. Hindi po maaaring ganon ang gawin, hindi maaaring hatiin ang halaga ng SAP. At yan po ay ayon sa batas. Ang ayuda po ay nakalaan para sa isang pamilya. Kung kaya kung ano po ang halaga ng dapat na matanggap ng isang benepisyaryo ay hindi po ito dapat mabawasan. Hinihikayat po namin na ang nagpahatid ng mensahe na ito ay makipag-ugnayan sa DSWD at ipahatid po ito sa ating grievance hotline. Ang inyo pong pangalan at iba pang detalye ay pakisabi lamang po upang agara naming ma-verify ang inyong concern. At makipagtulungan din po tayo, makikipagtulungan din po kami sa CIDG. At kung mapatunayan na may katotohanan ang alegasyon, ay may katumbas po na parusa ang barangay official na inyong tinutukoy. Salamat po, Yusek. Napakahalaga po ng nabanggit ni Yusek na kung may mga kaso po na ganito, napakahalaga na maiparating nyo po agad ito sa DSWD sa pamamagitan po ng aming mga grievance hotline numbers upang agaran pong maimbestigahan at magkaroon ng nararapat o karampatang aksyon. Nakikita nyo po sa likod namin ang aming mga grievance responders na handa po natanggapin o tumanggap ng inyo pong mga reklamo. Muli, maraming salamat, Yusek Glenn, sa inyo pong mga pagpapaliwanag sa mga katanungan na atin pong nakalap. Bago po tayo magtapos, Yusek, mayroon ho ba kayong panghuling mensahe? Sa kabila ng banta ng COVID-19, ang DSWD ay patuloy pa rin, tutuparin ang mandato nito na magbigay ng serbisyo sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan na nangangailangan. Habang patuloy ang pamahalaan sa pagganap ng tungkulin nito na maghatid ng tulong, tayo ay patuloy na nagpapaalala sa publiko, particular na sa ating mga beneficiaries na bida solusyon sa COVID-19, bawal ang walang mask, i-sanitize ang kamay at iwas hawak sa mga bagay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. Maraming salamat at magandang hapon po muli sa ating lahat. Maraming salamat po, Yusek Glenn. At bago po tayo magtapos, nais lang po naming muling ibahagi ang mga hotline numbers ng DSWD. Ito po ang mga sumusunod. 0918-912-2813 para po sa inyong mga text messages. Muli, para sa mga text messages, 0918-912-2813. Para naman po sa inyong mga tawag, maaari po kayong tumawag sa mga numerong 0947-482-2864, 0916-247-1194 at 0932-933-3251. Meron din po kaming mga landline numbers. Ito po ang 8931-8101-207, local 555. Maaari din pong gamitin ang email na sapgrievances@dswd.gov.ph at maaari po kayong pumunta
sa aming grievance portal. Ito po ang usaptayo.dswd.gov.ph. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Kami ay muling nagpapasalamat sa PCOO, RTVM, PTV4, at Philippine Broadcasting Service para po sa pagsasahimpapawid ng aming virtual presser ngayong hapon. Ako po si Irene Dumlao. Magandang hapon po sa ating lahat. Konting tiis pa mga ka-FAD Bureau. Para sa mga maiinit na update patungkol sa Social Amelioration Program subsidy ng DSWD, tumutok lang at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli! Subscribe now and hit the bell icon so you'll never miss an update.